No one in the West. Nah, I'm fine in the West. I mean, saying it respectfully, I don't know how teams are gonna guard us. Noong 2023, sinabi ni Ja Morant, I'm fine in the West. Ito naman yung version nun sa 2024 season. I don't know how teams gonna guard us. Ito yung victory ng Suns mula naman kay Devin Booker. So far, meron ngayong 8 games pa lang na magkakasama si Bill, Booker at itong si KD. May total sila doon 4-4 record. So hindi naman masama yun. Ang tanging teams na tinalo nila doon nakasama sa top 6 dati, Orlando Magic. Natalo pa sila sa Memphis. Bago yung game nila sa Sacramento, meron silang 21-18 record. Hindi naman masama yun. At least 3 games behind sila sa number 6. Kung maalala nyo pa, last December, nagkaroon ng injury noon si Bradley Beal. Tapos lumabas ang report na nainis na si KD regarding sa pagkakaroon ng injury ni Beal. Nauna yung likod, tapos yung paa. So at least 2 weeks sana ang recovery doon ni Bradley Beal, na matapos naman ang at least 10 days or kaya 2 days after nilabas yung report sa komento ni Kevin Durant, naglaro agad si Bradley Beal noon. 9 games na siyang sunod-sunod na nakakalaro ngayon, pwera usog. So hindi alam kung sino yung tinamaan doon sa naging komento ni Kevin Durant, yung management ba or si Bradley Beal, dahil may injury talaga siya noon. Sa 9 games na yon, dalawang set ng back-to-back games ang ginawa pa ni Bradley Beal. So hindi common yun na hindi magpapahinga ang isang player kung merong multiple injuries. 6-3 ang record pa ni Beal noon. Naglaro siya since December 27. Tatlong games pa doon, wala si Kevin Durant. 2-1 record pa si Beal kasama si Booker. So ito naman yung sinasabi ni Devin Booker. Sino ang babantayan sa kanilang tatlo ng mga teams? Sa first quarter, pasok yung sinabi ni Booker. Sino nga naman ang babantayan sa kanilang tatlo? Dahil ang Suns, pagdating sa points per game, pang 14 sila sa buong liga. May combine silang tatlo na 73 points per game. Nasa 63% noon ng puntos ng buong Suns sa kanilang tatlo pa lang. Si KD at si Booker, meron na agad 55 points. Ang stats na yan ay based nung bumalik si Bradley Beal noong December after ng kanyang injury. So sino ang babantay ng mga teams dito sa Phoenix Suns or sa kanilang tatlo? Si Kevin Durant pa rin. Dahil merong malaking issue pa rin ang Suns ngayon kahit sabihin nating nananalo sila. Ang tinatag kasi ng mga analyst na contender ay yung mga teams na may mataas na record kapag papasok ng fourth. Ito yung lamang or naghahabol sila. Si Kevin Durant kasi mayroong 7 points per game sa fourth. Siya din na may pinakamataas na attempts at may pinakamaraming turnovers. Susunod sa kanya si Booker na mayroong 5 points per game, tapos si Beal. Nung hindi pa nakukumpleto ang big 3 ng Suns, dead last na sila sa points per game sa fourth, 24.7 per game. Na maglaro na si Beal o silang tatlo, bumaba yon sa 23 points per game. Sila ang worst team sa fourth quarter sa overall rating. Ang Suns ang isa sa best team sa second at third quarter. Yung first quarter kasi slow start yung mga team doon. Yung pace kasi nila nasa middle ng game. Ang pinaka main reason ng big 3 kung bakit sila naglalaho sa fourth. Dahil 26 minutes pataas agad sila sa first 3 quarter pa lang. Si Booker yung may pinakamaraming minuto. Almost 30 minutes na agad siya. Kaya kapag nilatag yung last 5 games ng Suns, panalo or talo sila doon, makikita mo agad na mababa yung scoring nila sa last quarter ng game. Ando na tayo sa scoring nila mataas, pero dahil magkasama sila na mahabang minuto sa first 3 quarter, mataas din kasi ang turnover rate nilang tatlo. Nasa 9 per game agad ang pinakamataas doon si Kevin Durant. Almost 18 to 27 points agad ang maibibigay sa kalaban kapag na-convert nila yon. Ang pinaka-best nilang gawin doon, sino nga naman ang babantayin sa kanila, huwag pagsamahin na malaki minuto yung tatlo sa first 3 quarter. Either si Beal or si Booker ang limitahan doon sa first 3 at ilagay sa fourth. Kasi masyado na silang babad sa unang tatlo pa lang, kaya nangihina na sila nung pang-apat at si Kevin Durant ang mostly umi-score doon. Sa tanong ulit ni Booker kung paano sila babantayan ng mga teams, bukod siguro sa mag-focus yung depensa kay Kevin Durant sa last quarter, ay pagurin sila sa first 3, lalo na si Booker loaded sa minuto nun.